Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, I'm Andes Vlog. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kandis? Ito ho, at napakainit muli nito ang ating pag-uusapan. Kung makikita nyo po diyan sa screen, ay nakataas ang kamay ni Luisa Manzano. At ito nga ang kanyang biktima na si Jinky Santa Isabel, na naging biktima niya po ng pangi-scam, ay gustong ikulong, ipakulong ni Luisa Manzano. At itong si Luis Manzano, ang gusto naman niya, siya ang makakalaya at hindi siya makukulong. Naku po, paano nangyari yun? Yan po ang ating tatalakayin, mga kaibigan, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayaan ko po kayo paki-subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Okay, alright, shoutout po sa lahat. I'm Mandis Vlog. Ito po ang inyong makakasama. Maraming gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng nagtsatsaga na manood sa aking maliit pa na YouTube channel. Sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, ay napakalaking tulong po niyan dito po sa aking maliit na YouTube channel. At maraming salamat po. Ito pong lahat ay utang ko sa inyo. Kung wala po kayo, wala po itong aking maliit pa na YouTube channel. Muli po, maraming salamat. Okay, alright. Huwag na po natin patagalin to. At katulad nga ho, kung mababasa natin diyan, Luis Manzano, Layana, Santa Isabel, Jinky Santa Isabel, kulong. Bakit po natin nasabi yan? Disclaimer lang po. Bilang isang reactor ho, ay nagbibigay po tayo ng video reaction base po dito sa ating ruling ng mga topic. Okay, ito po ang ating highlight dito. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na itong si Luisa Manzano na ika nga po kagalang-galang na aktor ay nagsampa ho ng kasong libel dito sa kanyang nabiktima di umano ng pang-scam, na i-highlight na muna natin dito itong si Santa Isabel, si Jinky Santa Isabel, sapagat siya po ang namumuno dito sa pagsampa ng kaso. Sampo kasama ang ibig ko sabihin ay kasama ang mga nabiktima, ay hindi po natin iisa-isahin na ang mga nabiktima na yan, sapagkat napakadami po hanggang ngayon po ay maraming lumalabas na mga OFW. Katulad nga po ng nasabi ko, ay mayroon pa nga po tayo nakausap na OFW na sila po ay biktima ng pang-scam. At pinipilit po natin ma-interview yun. At kunan natin ng pahayag at sinisit pa lang po natin, ina-arrest pa lang po natin. So, ito ang bigyan po natin highlight ng itong si Luis Manzano ay ayaw makulong. At kulong itong si Jinky Santa Isabel. Bakit ho ko nasabi yan? At hindi naman ho tayo bata para hindi marunong umintindi kung i-analyze po natin at iintindihin. Kung bakit nagsampa ng kasong libel itong si Luis Manzano dito kay Jinky Santa Isabel at iba pa, ay nabaliktad nga ang mundo, ano? Ang purpose niyan ay talagang gustong ipakulong, gustong ipakulong ni Luis Manzano itong mga nabiktima niya, itong mga nabiktima niya ng pang-scam ng daang milyones. At balikta rin ang sitwasyon. Si Luis Manzano, ang gusto niyang mangyari ay hindi makukulong. Base ho diyan sa pinapakita niyang mga aksyon. Sapagkat pinagpipilitin nga nitong si Luis Manzano ay siya po ay biktima. Ang gustong palabasin din dito ni Luis Manzano ay siya po ay nabiktima nitong si Jinky
Santa Isabel. Nako po, Diyos mayo mahabag manlaberin. Ah, hala eh, Luis Manzano. Ah, ikaw ba ay nasisiraan na ng ulo? Isipin mo ha, biktima mo ng pang-scam. Ha, siya mong ipakukulong. Tapos ikaw ay gustong ikaw ngay nasa laya at hindi makukulong. Data po at nabanggit ko nga yan, yan ho, ang tinuturo at takbo ng ikangay counter nitong si Luis Campo ni Luis Manzano. Ha? Inulit ko, nagbabase ho tayo dito sa counter sa pinapakita ni Luis Manzano kung paano durugin ang ikangay po itong Campo na kanyang mga na-scam. Gumagawa ho siya ng way para nang sa ganun ay itong ikangay mga nabiktima na niyang scam ay durugin niya. At nang sa ganun po, hindi siya maipakulong. But anyway, sabi nga, kasabihan, but tunay ang katotohanan. Kasabihan, but ito po ang katotohanan. No anybody above the law. Kaya alam nyo, Luis Manzano, kung nga susundin natin ng turo ng investigasyon sa nangyayari ngayon dito, sa iyong kasong large-scale stop-up. Kahit anong gawin mo pa, napatong na kaso, ang gawin mo dito sa iyong mga nabiktima. At hindi po yan makakalusot. Dahil pawang mga yan ay scripted na ginawa mo para durugin at para hindi ka maipakulong na hindi po mangyayari yan. So, balit kung susundin natin ng turo ng investigasyon ng NBI at ang mga strong evidence na nakalatag na sa NBI. Kahit isang kaso pa lang sa iyo. Kahit isang kaso ang pinal sa iyo, Luis Manzano. Itong ikangay napakadaming nag-file sa iyo. Na large scale stop. Alam po natin, ayon sa ating pag-research, ito po ho, ay walang piyensa. Kaya hindi ka pansamantalang makakalaya. Shoot ka sa balde. Manong, hala eh, shoot ka sa balde. Ayan. Disclaimer lang ho, wala ho tayong ikakay sinisiraan tao, inaapakan, karapatan po natin magbigay ng public opinion. Okay, alright. At sa lahat po, na ikaw nga po hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please like and share po ang video na ito. Inulit ko ho, kung may mga opinion po na nadagdag na ikaw ay lumabas sa video na ito, yan ay pawang public opinion ko ho. Base sa ating ikaw ay ruling ng tinatapik. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.